Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagbanyag ng Panginoon. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo po ang lahat. Nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid ko kay Kristo, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Loob sa lupa ay kapayapaan. Sama ka dahil sa kila mong kalwalhatian, Panginoon aming sari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Yesu Kristo, Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulunglog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Yesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Manalangin tayo.
At sa banal na Ekaristiya na ito, atin din po ipagdasal ng ating kapatid na si Jerry Itulid Senior. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak. Sa pamamagitan niyang naging aming kawangis, kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo at ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Inilalarawan ni Isaías ang bokasyon, misyon at paghihirap ng lingkod ng Diyos na isusugo niya upang iligtas ang kanyang sambayanan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na andap-andap di niya papapatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob, paghaharian niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo sa kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Poong Mahal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Poong Mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat marangal ang kanyang ngalan. Ang Poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Poong Mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang Poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig ng kamahalan kapag siya'y mangungusap. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Poong Mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginoon'y papurihan, ganito ang binibigkas, siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman, namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Poong Mahal. Ipinaliliwanag ni Pedro sa paganong si Cornelio at sa sambahayan nito na inihatid ng Diyos ang kaligtasan ng mga Hudyo at pagano sa pamamagitan ni Hesukristo. Pagbasa mula sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, ngayon ko luhusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagsundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Hudeya na nagsimula sa Galilea ng mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga-Nazaret.
Ipinagkaloob sa Kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa Kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito. Dinggin niyo siya. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapa. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazareth, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit. "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig, giliw ko. Kaya mo bang kantahin yan sa iyong minamahal? Ipaglalaban mo hanggang sa dulo ng mundo, kahit na halos lahat ay kontra sa iyo, pero tuloy-tuloy ka pa rin sa iyong hangaring ipaglalaban ang pagmamahal. Isa pong hamon din yan sa atin, mga kapatid ko kay Kristo, dahil marami po sa atin natitiwalag na sa ating pananampalataya, tumitiwalag na sa ating simbahan dahil hindi nila ipinaglalaban ang kanilang pananampalataya. Hindi nila ipaglalaban ang pag-ibig na tunay sa Diyos. Yan bang kuminsan sa bukasyon namin magpari, no? Mahal na mahal namin yung bukasyon namin magpare. Yun, kuminsan, hindi namin ipinaglalaban. Kaya tuloy, kuminsan lumalabas kami, hindi kami natatapos. Kayong mga ikinasal, mga asawa, dapat ipaglaban niyo rin po ang inyong pagmamahal, ang inyong pag-ibig sa isa't isa, ipaglaban ang inyong pamilya.
Nang sa gayon, wala pong pamilya na sira-sira. Wala pong mga broken families na tinatawag tayo. Ipaglaban. Ipaglaban natin ang ating pag-ibig. Ipaglaban natin yung ating pananampalataya. Ang pagbibinyag sa ating Panginoon po, isang kapistahan na nag-anpot sa atin ng isang napakalaking hamon din po. Dahil, siyempre, kasama pa ito sa ating Christmas season. Ngayon po ay bukas, no? Linggo, magtatapos po ang Christmas season natin. Kasi ito po yung tuloy-tuloy na pag-celebrate natin ng Christmas season dahil yung pagpapakita nga ng pagdating ng ating Panginoon, ang pagpapakita ng ating Panginoon. At sa kanya pong pagbibinyag, masasabi po natin na napaka-importante din po ito sa ating tingnan mabuti. Bakit ba kailangan magpabinyag ng ating Panginoon? Kung sinasabi natin ang pagbibinyag po ay nagtatanggal ng ating original sin, eh paano bakit nagpabinyag si Kristo? Eh wala naman siyang kasalanan. Hindi po ba? So nagpapakita lang po sa atin ng napakalaking humility, pagpapakumbaba ng ating Panginoon na tinanggap niyang magpabinyag, no? Sa isang napakasimpleng tao na San Juan Bautista. Hindi lang po pagpapakumbaba iyon, kundi pinapakita din po niya sa atin habang tinitingnan niya yung mga tao na nagpapabinyag kay Juan, tinitingnan na sila po ay pumunta kay Juan, padaan, papunta sa Diyos Ama. At sumailalim din po siya nito para samahan po ang mga tao papunta sa Diyos Ama. Tinuturo niyang daan para sa Diyos Ama. At iba alam natin, no? Sino mang gustong pumunta sa Diyos Ama, dumaan muna kay Kristo dahil siya ang daan papunta sa Diyos Ama. Yan si Kristo po, talagang ipinakita niya. At ang importance din po nito sa atin ay dito po nangyari ang tinatawag nating revelation. Dahil nagpakita po dito sa kanyang pagbibinyag ang Espiritu Santo bilang isang kalapate at ang Diyos Ama sa isang tinig na nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." So that very moment po nagpakita, no, ang the Holy Trinity, ang Diyos Ama, si Jesus, ang Diyos Anak, at ang Espiritu Santo sa bilang isang kalapati. That is the great revelation. Kaya napaka-important pong ano natin, dapat nating alalahanin, no, ang nangyaring ito kay Jesus Christ. He was not conscious, hindi po ibig sabihin na tinatanggap niya na siya po ay makasalanan. Hindi po. Ngunit ito po ay pagpapakita sa atin kung gaano ka-importante ang pagbibinyag. Na sumabay po siya sa mga tao na nagpabinyag para ipakita sa kanila ang daan papunta sa Diyos Ama. Si Jesus ang tunay na daan papunta sa Diyos Ama. Ngayon po ang tanong sa atin, tayong lahat po ay nabinyagan, di po ba? Sigurado tayo niyan. Naalala mo pa ba kung kailan ka nabinyagan? Malaking challenge yan, no? Naalala po natin yung birthday natin, naalala natin yung wedding anniversary, kung minsan nakakalimutan ng mga asawa, no? Lalo na yung mga lalaki, nakakalimutan yung wedding anniversary kung minsan o kadalasan. Ano pa yung laging naalala natin? Yung mga mansari, hindi po ba? Importante yung mga mansari na yan, yung first kiss na yan. Naalala mo pa yung first kiss mo? Hindi na. No? So, minsan very particular tayo sa mga dates. Pero yung binyag natin, alala nyo pa? Ako sigurado po ako. No? Lagi kong naalala yung binyag ko. October 26, 1968. No? Kumpil, naalala nyo yung kumpil ninyo? Binyag ka, hindi naalala kumpil pa kaya no? Yung kumpil ko, ang bata-bata ko pa nung kumpila na po ako. May 2, 1972. Nandiyan mo yan, no? So I was born June 10, 1968. I was baptized October 26, 1968. At ako'y kinumpilan po
May 2, 1972. At na-ordain po ako December 3, 1994. Yan, mga importanteng date sa buhay ko yan na hindi ko pwedeng makalimutan. Kaya, kung kailan kayo bininyagan, pag-uwi nyo, hanapin yung baptismal certificate nyo, ha? Para at least, dala-dala nyo palagi yan, no? No, kung kailan kayo nabinyagan. Para sabihin natin, importante. Importante naman talaga sa atin. Di po ba? Sa kapistahan ng pagbibinyag ng ating Panginoon, yun yung hamon sa atin, na dapat alalahanin din po natin yung binyag natin. Isang hamon po sa atin para sabihin natin eh, talagang importante yung binyag natin. Po kung importante yung bakit nakakalimutan natin. Ha? Bakit nakakalimutan natin? May isang pari po na I think Nigerian din po siya. Ang sabi, nag-share po siya ng kanyang experience about baptism. Dahil doon daw po sa Nigeria, dahil mahirap ang kanin doon. Salamat tayo dito sa Pilipinas, no? Abundansya tayo sa kanin. Sa kanila daw doon, pag may binibinyagan, no? Pag may binibinyagan daw, yan din po ay hudyat din na makakain sila ng kanin o rice na tinatawag. Kaya nga po yung damit daw pambinyag ng isang bata ay tinatawag nilang rice dress. Rice dress ang tawag nila doon. So, bihira silang kumakain ng kanin. Pero pag may binibinyagan daw, ano daw yan? Traditional talaga yan, nakakain ng kanin. So, tuwang-tuwa daw sila dahil kakain sila ng kanin. Kaya kung minsan nga daw po, yung rite of baptism, naging rice of baptism na po para sa kanila. So, isang hudyat po, may bibinyagan, may kanin. Kakain sila ng rice. Ganon din po. Eh, kung titingnan natin, wala namang masyadong, wala namang masyadong connection yung rice sa kabaptism, pero gamitin po natin yung word na rice for us, no? Para maalala natin kung gaano ba kaimportante ang binyag sa buhay natin. So, rice, R-I-C-E, no? Kung sa atin pa, kanin or bigas. So, letter R, anong ibig sabihin ng letter R? Rebirth, no? Bagong buhay, rebirth, bagong pagsilang sa atin, no? Bagong pagsilang, bagong buhay, that we are baptized or we are born by the water and the Spirit. Napaka-importante yan, no? Lahat ng binibinyagan ay naging bagong buhay, naging bagong tao. Kaya nga, inaalis yung original sin, nagiging, anong tawag doon, purity, nagiging pure na pure yung isang tao, naalis lahat ng kasalanan pag binibinyagan, hinuhugasan. No? So, bagong buhay, rebirth. Letter I. Ano ang letter I? Initiation. No? May mga initiation na tinatawag, mga fraternities nga, may tinatawag na initiation. Initiation naman sa atin, no? Sa simbahan, sa buhay ng isang tao sa simbahan, initiation ay pagsisimula. No? So, baptism opens the door for other sacraments. No? Hindi ka makakatanggap ng ibang sakramento kung hindi ka muna tumanggap ng baptism. Yan din po ang nagbubukas sa atin sa kalangitan, ng pinto ng kalangitan. So, initiation. No? Initiation. Ang letter C, during baptism, we are consecrated. No? So, consecrated tayo bilang para tayo sa ating Panginoon at tinatawag tayong mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos. So, anong letter R? Rebirth. Ang letter I? Initiation. Ang letter C? Consecration. At ang letter E? Empowerment. No? Binibigyan po tayo ng karapatan. Binibigyan po tayo ng kapangyarihan. Ngayon tayo yung mga anak ng Diyos. May karapatan tayong pumasok sa kaharian ng Diyos.
empowerment, binibigyan din po tayo ng kapangyarihan para magawa ng misyon. Ang misyon po natin na atin pong ilathala, ipahayag ang salita ng Diyos na gumawa ng mabuti para sa ating kapwa, kapangyarihan po para sundin natin at gawin natin ang sinimula ng ating Panginoong Hesukristo. No? So, rise. Ngayon, kinanta kong ipaglalaban natin ang pag-ibig. No? Sino bang gumagawa nito sa atin? Yung RICE na ito. No? Yung RICE na ito, talaga bang pinaglalaban natin ang ating buhay? Pinaglalaban natin ating pananampalataya, ang buhay Kristiyano natin? Talagang pinaglalaban natin kung anong mayroon tayo sa ating pananampalataya, sa ating pagsisimba halimbawa? Talagang ipinaglalaban natin ito? Hindi ba natin kinakahiya na tayo matatawag ng mga Kristiyano, Katoliko? Hindi ba tayo nahihiya na tawagin tayo mga tagasunod ni Kristo? O baka ikinakahiya na po natin? Oh? Baka ikinakahiya na po natin. Sa buhay natin Kristiyano, mga kapatid kay Kristo, napaka-importante po yung testimony natin, yung witnessing natin. Na makita tayo ng ibang tao, sabihin naman, wow, Katoliko yan, mabait na tao yan. Oh, Katoliko yan, nako, napaka mapagpakumbaba ng tao na yan. Very generous ang tao na yan. No? Nakita ko po kanina, before ako bumaba, di ba nagpe-prepare na yung mga tao sa ano, sa kapistahan ng Black Nazarene. No? Tapos may mga posting sa Facebook na yan, mayroong nag-post doon na sinabi ba naman ay bakit, ano bang pagkakaiba ng kahoy na yan sa kahoy na panggatong? So he was mocking, no? Yung cross na dinadala natin, pinapasa na ating Panginoon. Sumagot, ang daming sumagot ng mga Katoliko, sigurado akong mga Katoliko yun, pero ang babastos na ng mga pinagsasabi nila, no? Talagang below the belt na talaga. Iba na yung mga binabato ng mga words doon. Instead na sana eh, hayaan na lang ganun mga comments o mag-comment man, walang pambabastos na ginagawa. So they were defending, no, their faith. They were defending their devotion. Pero ang bastos naman ang dating ng pagdidepensa nilang yun. Hindi naman kailangan ganun, no? Hindi naman natin kailangan yung ganun. Kailangan natin mga kapatid kay Kristo sa buhay natin na puno, kuminsan na puno ng panghahamon, na puno ng pambabatikos, na puno ng pambubuli sa relihiyon natin, na puno ng mga hindi naiintindihan na ibinabato sa atin, kadalasan po, ikailangan lang natin maging mapayapa sa ating pagsagot. No? Ipakita natin na hindi tayo violent, that we are Christians, na hindi tayo violente ng mga tao. Pakita natin na mga Christians tayo, magdasal natin sila. Gawin natin yung karapat-dapat na kung pwedeng gawin na ipinakita na actually sa atin ng ating Panginoon, na binigyan na sa ating halimbawa ng ating Panginoon, nang sa gayon, wala namang violence na mangyayari. No? Gawin natin ang ginawa natin na tradisyon sa ating relihiyon, na ipanapakita natin yung ating pananampalataya na wag naman sana yung parang pinipilaya natin o talagang hinahamak natin ang ating kapwa dahil hindi na po iyan Kristiyanong gawain natin. No? So, we have to defend our faith, we have to defend our baptism, but ipakita naman natin kung anong halimbawa ang binigay sa atin ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon, ang lagi niyang sinasaad sa atin, pinapakita sa atin, ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pagpapakumbaba, ang tunay na kapayapaan. And to end my homily, lagi itong, siguro narinig nyo na ito, no? O lagi yung medyo may relation to sa mga ibang istorya, na may tatlong nag-uusap daw
dalawa, isa daw po ay ko pastor ng anong religion yun, another one is another pastor ng Methodist yata, no? Tapos isang pari Katoliko. May problema daw sila sa mga pusa sa simbahan. So yung isang pastor daw, sabi niya, ang ginawa daw niya, nilalagay daw sa ano yun, sa sako, no? Ang pusa, tapos itinatapon sa ilog. Pero after how many days daw, bumabalik yung pusa sa simbahan. At dumadamay pa dahil sumasama pa daw ng ibang kasama. No? So, ang sabi naman ng another pastor na ako iba yung ginagawa ko. Sabi daw, paano yung ginagawa? Ang ginagawa daw niya, isinasakay yung pusa, dinadala sa napakalayong lugar. Oo, iiwan daw doon sa daanan lang. Pero after how many days, nandiyan na naman daw ang pusa. Diba totoo yun, ano? Na kahit saan mo dalhin yung pusa, bumabalik talaga yung pusa. Yung ano, yung pari naman, sabi niya, naku, napakasimple ang ginagawa ko sa mga pusa, hindi na sila bumabalik talaga sa simbahan. Paano yun? Sabi niya eh, binibinyagan ko lang po ang mga pusa. Pag binyag po sa kanila, lalabas sila ng simbahan, hindi na sila babalik. Kaya yan din pong nangyayari kadalasan sa atin, di po ba? Oo. Makikita lang tayo sa simbahan pag may binibinyagan. Pagkatapos ng binyag, hindi na tayo nakikita sa simbahan. Kaya kung minsan na po ang sabi ng pari noong Christmas celebration daw, nag-greet po siya sa mga tao, Merry Christmas and Happy Easter. Sabi niya, oh, bakit kasamang Happy Easter doon? Dahil sabi niya, kasi nandito lang kayo pag Christmas. Tapos babalik lang kayo dito pag Easter na siguro, no? Or dating sinasabi natin KBL, no? Mayroon pa rin hanggang ngayon. Yung KBL, kasal, binyag, at libing. Yung dating pagkakataon na makikita tayo sa simbahan. So if you want to defend your faith, kung gusto mo ipaglaban ang iyong pananampalataya, magsimba ka. No? Communion with the Word of God and communion with the Eucharist. Diyan po lumalago, diyan po gumaganda ang buhay nating mga Kristiyano dahil palagi tayong in connection with our Lord Jesus Christ. So punuin po natin, pusugin po natin ang buhay natin sa salita ng Diyos at sa Kanya pong katawan. Nang sa gayon, we can say, yes, bininyagan tayo, Katoliko tayo, Kristiyano tayo, at ipaglalaban natin yon sa araw-araw o lalong-lalo na po tuwing Linggo na tayo po ay nagsisimba. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataong tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang pagrito at huhukom sa nubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng tubig ng buhay, binigyan tayong muli ng pag-asa mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Buong puso tayong lumapit sa Ama, nating hindi nakukulang na punan ang ating mga pangangailangan. Atin pong itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami.
Patuloy nawang maging instrumento ng pagkakaisa at pag-iibigan ang mga pinuno ng aming simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, linggin mo kami. Matutunan nawa ang mga may katungkulan sa lipunan, ang mga halimbawa ni Kristo na sumunod sa kalooban ng Diyos na may pagpapakumbaba at paglilingkod ng tapat. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, linggin mo kami. Mamuhay nawa kami ayon sa aming binyag at ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, linggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming yumao ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, linggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iyong mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, linggin mo kami. Dakilang Ama, ipagkaloob mong kami manatiling tapat kay Jesus na siyang Panginoon namin sa pamamagitan ng aming pagbibinyag sa tubig at espiritu. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kay Lugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuhirian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisa ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya'y lumukob, na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namit iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, mga puso, napupuno.
sana'y sana sa kaitaasan. O sana'y sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana'y sana sa kaitaasan. O sana'y sana sa kaitaasan. O sana'y sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawak ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluha natin, hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang bahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Broderick naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Jerry na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Saint Ezequiel Moreno, Saint Augustine, Saint Francis Xavier at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nagkagagaling na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Siya pong ating Panginoong Hesukristo ang kinalulugod ng Diyos Ama. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manatili po munang nakaupo ang lahat. Salamat, Espiritong Banal.
Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Wala ang nakasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming masasalamat sa iyo'y walang hanggang. Walang hanggang masasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Masasalamat sa iyo'y walang hanggang. Masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan. Sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Imuko kayo't hingin ang biyaya ng Diyos. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasaling sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kaniyang pagkalinga at hamang isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang anisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Humayun at ipaya kaniyang pagkalinga at habang
sa buhay, pag-ibig at katarungan, ganda ng kaniyang kaharian. Isa buhay, pag-ibig at katarungan, ganda ng kaniyang kaharian.